Good morning, good afternoon, good evening. Today is Monday, last day of July. Hello, uy, August na bukas. It's already 8:11 a.m. Maaga kami ngayon. Pupunta kami sa house doctor namin dahil i-check itong aking operation, tapos lilinisan and then papalitan ng plaster. Meron din kaming schedule mamaya sa ngipin. Meron kaming professional cleaning. Kaya nandito ngayon si Nico dahil kaming dalawa ang merong schedule. Half day ngayon si Nico sa work. Hindi ako nag-vlog kahapon kahit na nag-house vlog kami. Pumunta kami sa isang cave kahapon. Kung nakafollow kayo sa Instagram, nakita nyo na yung post na yun. Kaso lang, bawal mag-picture sa loob ng cave, kaya wala talagang kuha. Andito na kami sa aming house doctor parking area. Hindi ko na kayo madadala sa loob. So, babalitaan ko na lang kayo kung ano yung result. Tapos na kami, 9 a.m. na. Mga 40 minutes siguro yung inantay namin sa waiting room dahil wala naman kaming appointment. At ayun na siya, may bago na siyang plaster. Sabi ng doktor, okay naman daw. First time kong nakita yung tahi kanina nung tinanggalan siya ng plaster, tiningnan ko siya. Kasi nung tinanggal to siya, sobrang nainginig ako sa nervyos na hindi ko kayang tingnan kung ano yung ginawa ng doktor. Pag mga injections, nanonood ako, pero last time talaga hindi ako nanood kahit na nag-inject lang siya. Sabi ng doktor, okay naman yung sugat, wala naman siyang sign of infection, which is good. Ngayon, pauwi na kami dahil magbe-breakfast si Nico. Gusto niyang kumain before yung aming schedule sa dentist. After namin sa dentist, didiretso na siya sa trabaho niya. Ako, since medyo okay naman yung kamay ko, magsisimula na ulit akong maglinis doon sa basement namin. Medyo malaki na yung improvement sa aming basement. Kahapon, nag-TikTok ako. Sabi ni Nico, ang tigas doon ang ulo ko dahil hindi pa pwedeng igalaw-galaw yung kamay ko at least 2 days. Pero para sa akin kasi tolerable naman na yung sakit niya, kaya okay lang na maggalaw-galaw. Kakain na lang din pala ako. Sabi ko pa ni ko kanina, hindi ako kakain. After ng cleaning, kakain ako. Pero sabi niya, baka daw after cleaning, hindi kami makakain ng mabuti dahil na professional cleaning yung gagawin. Nakapag-professional cleaning naman ako once, pero hindi ko maalala kung ano yung nangyari. Kung nakain ba ako after or hindi. Pero yeah, kakain na lang din ako kasi natakot din ako kay Nico. Nagpasaing pala ako kay Nico kagabi. Ito yung baon namin kahapon. Nung pumunta kami sa cave, meron kami ditong bratwurst. So, magkakamay ako. Mga unta! Manito, mga how. After nito, magto-toothbrush na naman. Kakarating lang namin galing sa dentist. It's already 11:23. Yung treatment sa akin is sobrang sakit niya. Mga 7 over 10 siguro yung sakit niya. As in, naluha talaga ako eh. Kasi parang bubunutin yung ngipin ko. Uncomfortable lang talaga siya. Sabi niya sa akin yung gums ko daw is meron siyang insundong dahil dun sa aking aligners na ginamit. Kasi hindi pa naman siya matagal. Kaya sabi niya medyo sensitive pa yung gums ko. Nag-recommend siya sa akin ng Parodontax na mouthwash para daw to siya sa gums. Binigyan niya ako ng Parodontax na toothpaste para din to siya sa gums. Para bumalik yung pagka-healthy ng aking gums. Tapos, eto din siya, ayun na, para din to sa gums. Tapos, sabi niya sa akin, yung toothbrush daw na gamitin ko is yung straight lang, hindi yung patulis. Ganito ba? Yung bristles niya, straight dapat. So, ayan, bumili ako kaagad. Tapos, binigyan niya ako ng soft pick. Ganito siya. Pang-massage daw sa gums ko between the teeth. Tapos, bumili na lang din kami kaagad sa DM neto. Yun, sakit pa ng panga ko eh. 1 hour yung cleaning ko, as in. Ang sakit ng panga ko eh.
Meron kasing mouth guard ba tawag doon. Sobrang sakit talaga eh. Sabi niya sa akin, sobrang sensitive ng aking gums. Di pa siya nakadikit ng bonggang-bongga sa ngipin. Yung professional cleaning, pwede siyang gawin once in 2 years. Pero sa akin, mag-cleaning na naman ako after 6 months. Dapat sa akin, 2 times a year akong mag-cleaning dahil sa aking insundong. Sobrang sensitive ng aking ngipin. Sabi niya sa akin, gumagalaw pa yung mga ngipin ko. Kaya, hindi pa ganun ka-fix yung gums doon sa ngipin. Anyway, takain lang si Nico ng lunch, tapos aalis na yan siya. At ako naman, siguro, mag-i-edit muna ako bago ako magtrabaho dito sa bahay. Mag-start na pala akong maglaba. Kailangan akong maglaba ng mga damit. At papakita ko dun sa inyo ang kasalukuyang ganap dito sa aming basement. First off, dito sa aming hagdanan, ayan. Sinort out ko na yung mga gamit na kailangan ilagay dito sa ground floor or sa second floor. At kasalukuyang malinis ang aming basement. Hindi man siya super linis. Pero malinis siya. Compare nung last time na sobrang daming kalat dito. Ito pala is tinay-dye namin kahapon doon sa stepmother-in-law ko. Ito yung gawa ni Nico. Ito naman yung akin. O, oh, diba? Nilinis ko na din tong washing machine nung last week. Tapos, ang plano ko, pag okay na yung kamay ko, ito yung susunod kong linisan. Eh, hindi ko to nilinisan nung mga nakaraang buwan dahil ito siya ay itatapon na to. Pero, since wala pa naman kaming ipapalit dito, lilinisin ko na lang to siya para maganda siyang tingnan. Ito pala din yung nagawa ko. Last time, ito yung nilagyan ko ng mga gamit or mga detergents tsaan. Eh, naisip ko since meron pa naman neto, parang matchy-matchy siya dyan. Ginawa ko na lang ganyan. So, ito yung aking mga 2PN. Tsaka ito. And then, maglalaba ako ng damit. Yan yung lalaban ko. Hindi pa naman final itong aming laundry area. Pero, unti-unti na siyang nalilinis dito sa basement. Which is good. Ito yung ginawa ko last week. Mga isang oras din akong nagligpit dito. So, isusort out ko lang to from dark, then the color, tsaka puti. Yun kasing lagayan ko ng mga labahin pang sort out. May lagay akong iba kaya wala akong pang sort out dito. Nasalang ko na ang mga itim na damit. At konting-konti na lang yung mga labahin ko. Ito na lang siya na pile. Mga kumot yan siya. Mga pang-winter na kumot. Pang-garden siya na mga kumot. Itong mga cabinet na to, ito siya, ito, tsaka yan. Tatanggalin yan siya lahat dahil magde-design ako dito ng pang-laundry area talaga kung saan ko malalagay yung mga towels namin, mga bedsheets, mga tablecloth, mga cortina. Dito ko lagay lahat sa laundry area. Pero hindi pa namin yan siya magagawa this year kasi wala pa kaming budget. One step at a time lang kasi yung amin. Parang always namin inaantay na may matira sa sweldo namin. Unti-unti lang ba? Para hindi gaanong mabigat sa bulsa. Papakita ko din sa inyo ang aming karaoke room. Ay, eto din pala, nalinis ko na siya dito. Mas organized na siya ngayon dahil nakabox na siya lahat. And then, eto yung aking pang laundry. Oh, nilagyan ko siya ng ganito para hindi siya makalat. Wala pa kasi akong maisip na pwede ko paglagyan ng mga ganito, yung mga pang DIYs ko ba. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay, kaya dyan ko na lang muna siya nilagay. Eto, aayusin ko na naman to. Nakakainis na siya. Lagi na lang yan siyang nagugulo dyan. Pag siniko talaga, ewan ko na lang. Huwag nyo nang i-expect.
So, eto yung aming karaoke room. Ayan, medyo malinis na siya. Diba, pwede na itong gamitin pang party room actually. Kasi meron naman ng mga upuan. Pang garden to siya. Pero sabi ko kay Nico, etong ibang garden furnitures, pag final na talaga dito, pwede na itong iipamigay namin. Hindi naman namin kailangan ng maraming mga furnitures. Ito kasi mga furnitures na to galing to sa bahay ng mama ni Martin. Etong couch na to sa mama to ni Nico, gusto ko na pag na-transfer na dito yung couch na nasa garage. Etong couch na to, lalagay ko siya sa office ko. Yung sideboard na yan, gusto ko sana siyang ilagay doon sa first floor or sa kwarto namin. Pero, hindi kasi siya magkasya. Pero, we will see kung magawan ko siya ng paraan. Kung gugustuhin ko ba siyang i-transfer sa room namin. Pero, as of the moment, yan na lang siguro yung paglalagyan namin ng TV dyan. Kung makakabili na kami ng TV dahil bibili kami ng TV para dito sa entertainment room namin. Yung mga luggages namin, lalagay ko yan siya siguro sa my second floor kung matapos na yung mga rooms doon. Ito namang salamin na to, kukulayan ko yan siya ng itim para ilagay ko yan siya sa hallway doon sa first floor. So, malinis dito, which is I'm super happy. Itong mga ganito, ito yung mga extra kumot. Lalagay ko pag natapos na yung laundry area namin. Ito, lilinisin ko na to ngayon. Tapos, dyan sa may hagdanan para malinis na siya ba. Happy wife, happy life! Hoy! Sinawagan ako ni Nico kanina. Sabi niya, pauwi na daw siya. Gusto niya akong bilhan ng KFC dahil sobrang tapang ko daw. Deserve na deserve ko daw to. Wow! Sobrang sweet to. Oy! Sabi niya, anong gusto mo sa KFC? Bibilhan kita. Sobrang tapang ko daw na hinarap yung itong operation. Kasi sabi ko sa kanya talaga, gusto ko na patulugin nila ako. Kasi natatakot ako. Tapos, yung professional cleaning today, nakita ni Nico na sobrang nasasakitan ako kanina. As in, hindi ako gaanong nakakakain dahil sobrang sakit pa niya. Until now, masakit pa siya. Anyway, nagpabili ako sa kanya ng 18 pieces ng KFC. Alam niyo ba kung bakit ang dami-dami nito? Dahil nilalagay ko siya sa freezer. Tapos kumakain lang ako ng dalawa or tatlo every time na gusto kong kumain ng KFC. Malayo na kasi kami sa KFC kaya bumibili na lang ako ng madamihan tapos i-freezer ko siya. Then, nagpabili ako sa kanya ng burger. Si Nico pala ay umalis kaagad. Hinatid niya lang to tapos umalis siya kaagad dahil kukunin niya yung susi ng aming basement garage. Aray ko. So, hindi siya magdi-dinner. So, ang aking dinner is ito lang. Kainin ko siya kaagad dahil mainit pa siya. Masarap to pag mainit pa itong burger. Mga anta! Ang sarap ng tsinga nila. Ito yung spicy chicken burger. Sarap. 7 PM na pala. Hindi na ako nag-vlog doon sa basement kasi konti lang naman yung ginawa ko. Yung mga nakaharang sa hagdanan, in-arrange ko lang siya. Dito pala sa aming pantry, nag-arrange din ako, naglinis ako ng pantry namin dito. Naglipat ako ng mga gamit sa mga aparador. Ang sakit. Ano ba yan? Para talaga akong binunutan ng ipin. Uy. Andito na si Nico. Meron ako mga in-arrange or mga nilipat na bagay dito sa aming aparador. Wala lang, parang naisip ko lang. Kanina ko siya ginawa pero hindi ako nag-vlog. Habang naglilinis ako kanina, nanood ako ng Pangako Sa'yo. Yung kay Jericho at saka kay Christine Hermosa. Kaya ngayon, nanonood din ako ng Unbreak My Heart. Dahil kay Judy Santa Maria at saka kay Joshua. Nag-pop up yung Pangako Sa'yo sa YouTube ko ba? So, pinanood ko. Tapos na-realize ko ngayon, si Yula Valdez at saka si Judy Santa Maria nagsama sa isang teleserye which is Unbreak My Heart. Silang dalawa, sila yung Amor Powers sa dalawang Pangako Sa'yo. Tapos sa lumang Pangako Sa'yo, si Judy Santa Maria din doon, si Lia, yung kapatid ni Jericho Rosales. Parang ang kit-kit lang.
Napanood ko na yung pangako sa'yo, pero sobrang bata ko pa noon. As in, wala talaga akong maalala. Akala ko, same story lang siya nung pangako sa'yo ni Kat at saka ni Daniel. Akala ko, same lang. Hindi pala. Ang story, medyo modern yung kay Catherine at saka kay DJ. Kung napanood yung pangako sa'yo ng Katniel, si Ina Makaspak dun is chef. Pero sa unang pangako sa'yo is magsasaka si Christine Hermosa at saka nag-apply siya ng katulong sa mansion nila Jericho Rosales. Akala ko same na same lang, pero hindi pala. Iba pala yung story. Manonood din pala ako ngayon ng Dirty Linen at saka Unbreak My Heart. Ngayon, maganda na yung dalawang teleserye na yun. Sarap. Tumutulo yung laway ko sa naaamoy kong hot wings. So, kakain ako ng dalawa. Hindi ba? Babuying is sweet. Kaya ako ng dalawang pieces. Maanta. Dito ako kakain sa aming couch. At wala naman akong gagawin. Kakain lang ako habang manonood ng Dirty Linen. So, end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video na yun. See you guys on my next one. Cheers! Good night! Okay.